Ngayon nga ay pag-uusapan natin yung mas kilala sa tawag na Anti-Bastos Law. Paano ba nagsimula itong Safe Spaces Act? Kailan ba yan nagsimula at ano ba ang mga dahilan? Bakit nagkaroon ng nasabing Anti-Bastos Law? Justice Body Speaks the Law. Naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Kumusta na kayo mga buddies sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng panig ng Pilipinas at ng buong mundo? Ang ating panauhing pandangal ay isang legal officer, isa po siyang abogada at certified public accountant na nakatalaga sa General Prosecution and High Profile Section ng Legal Division ng ating National Bureau of Investigation. Mga buddies, i-welcome po natin ang ating bisita na walang iba kundi si Attorney Leslie Villanueva Apostol. Magandang gabi, Attorney Leslie. Magandang gabi, Attorney Jeff. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa RA 11313 o ang Safe Spaces Act. Pero commonly known siya sa atin as Anti-Bastos Law kasi nung bill siya is Anti-Bastos Law siya. Okay. So, ano ang napapaloob sa RA 11313? Ang nakasaad dito ay tungkol ito sa gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online, workplaces, and educational or training institutions. Kung titingnan yung maigi, meron siyang word na sexual harassment at meron siyang workplace at educational or training institution. Noong 1995 kasi, di ba, meron tayong Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Yung Anti-Sexual Harassment Law na mas kilala ng ating mga taga-subaybay. Kasi ito, bagong batas lang to, no? Yung Anti-Bastos Law, no? Kumpara dun sa naturang anti-sexual harassment. Mm-hmm. Sabi mo, ito ay limitado sa educational and training institution at ganun din sa workplace. Yes, oo. Pero itong Anti-Bastos Law or Safe Spaces Act, ano ba ang pinagkaiba nito dun sa lumang batas na anti-sexual harassment? Justice Body Speaks the Law. Sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995, dalawa lang, di ba? Dito sa Safe Spaces Act, mas pinalawig ang coverage ng batas. So ang sexual harassment ay hindi mo na lang pwedeng makita sa workplace o sa educational institutions, kundi meron na rin siya. Pwede ng sexual harassment sa streets. Ano ba, mga kalsada, mga iskinita, ganyan? Yes, sa pagkumpara, no, dun sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995, kumpara dito sa ating Safe Spaces Act, ang offender dati ay yung may mga moral ascendancy. Okay, sila yung mga superiors, sila yung ating mga teachers, school heads, ganyan, supervisors sa trabaho. Pero dito, sa Safe Spaces Act, i-recognize na ang pwede namang makakumit ng sexual harassment ay hindi lang yung may moral ascendancy. So, pwede na dito ang mga peers, ganyan. And lastly, sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995, ang definition ng sexual harassment is limited. Nandun po siya sa tinatawag natin na demands, requires, requests, sexual favor. Pero kung dito sa RA 11313, dito sa Safe Spaces Act, mas ang coverage na ay mas malaki. Sa madaling sabi, mas pinalawak ng Safe Spaces Act yung coverage kumpara dun sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Tama ka, Attorney Jeff. Pwede natin puntahan or talakayin yung gustong malaman, kumbaga rektahan na natin. Kasi kung babasahin ng ating mga taga-subaybay yung batas, baka medyo mahilo sila. Kasi nung nag-aaral kami ni Attorney Leslie, medyo nakakahilo talaga magbasa ng batas. Kaya para mas padaliin natin sa ating mga taga-subaybay, siguro puntahan natin yung talakayan dun sa unang punto pagdating sa public spaces.
Kasi yan eh, public spaces. Paano ba nangyayari yan, Attorney Leslie? Sige nga, pakisabi mo rin yung gender-based. Ano ba ang ibig sabihin ng gender-based? Sige nga, pakipaliwanag mo sa ating mga taga-subaybay. Justice Body speaks the law. Bilang God Advocate, no, meron kasing difference ang sex at gender. Pag sinabi kasi ating sex, yan yung ating sexual orientation, yan yung ating biological na pinanganak tayo na lalaki at babae. Mm-hmm. So, ibig sabihin, si Adan at si Eva lang. Uh-oh. Uh-oh. Adan and Eve, bawal si Steve. Sige, so pakituloy mo, Attorney Leslie. Ngayon, okay. Dito sa gender-based, no? Gender. Bakit siya binase? Bakit gender? Kasi, ang gender, saan mo ina-identify yung sarili mo sa mga social norms, okay? Kahit ako na babae, if ina-identify ko yung sarili ko sa social norm na ako ay isang lalaki, ganon. Ang coverage din ito, sinama na lahat, babae, lalaki, at ang ating mga kapatid, mga kaibigan na kasama mga LGBTQ+. Ayun, may plus ha. Tama, may plus pa yan. Ibig sabihin, marami pa yan, no, Attorney Leslie? Oo, marami pa sila. Justice Body speaks the law. Ito po ang inyong abang lingkod, Attorney Jeffrey B. Bahita na nagpapaalala. Sundin natin ang batas at mabuhay tayo ng pakas. Ito po ang inyong Justice Body. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.